ang Spurs legend na si Tim Duncan ay umiiwas sa usapin na kung sino ba ang GOAT kila Michael Jordan, LeBron James at Kobe Bryant. Pero bakit nga ba? Tara alamin natin. Bago tayo magsimula mga Paps, pwede kayo mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas natin. Ang greatest center at power forward of all time ay hinahamon kung sino sa mga icon ang kanyang pipiliin pagdating sa starting, bench at sa tatanggalin. Dahil siya ang itinuturing na pinakamahusay na power forward sa NBA history, may dahilan kung bakit tatanungin si San Antonio Spurs icon Tim Duncan kung sino ang pipiliin niya sa kanyang mga naging kalaro nung siya ay nasa NBA pa, si Michael Jordan ba, si LeBron James o Kobe Bryant? Ang former NBA player na ngayon ay ESPN commentator na si Richard Jefferson na kanyang former teammate din ay inimbitahan siya sa kanyang first episode para sa kanyang project. Ito ang The Richard and Larry Show. Isa sa mga kaganapan sa panayam ay nang tanungin ng host si Duncan kung sino ang kanyang pipiliin na gawing starter, ilagay sa bangko at tanggalin sa pagitan ng tatlong kasamahan niya sa Hall of Fame na madalas na nililink sa kanya. Ang all-time leading scorer sa history ng Spurs ay pumili na simulan na gawing starter si David Robinson at ilagay sa bangko si Manu Ginobili at tanggalin si Tony Parker. Ngunit, hindi lamang sila ang mga NBA greats na tinanong kay Duncan. Si Jefferson ay naglaro para sa Spurs mula 2009 hanggang March ng 2012. Siya ay nagtanong kay Duncan na i-rank si Jordan, LeBron at Kobe. Pagkatapos sagutin ang parehas na tanong na tinanong din sa kanya about sa kanyang mga naging kampi sa Spurs, ngayon ay tinanong ulit pero kila Jordan, LeBron at Kobe na ang kanyang sasagutin, ngunit agad namang tumanggi si Duncan na sagutin yan para sa three greatest perimeter players in NBA history. Ilalagay ko silang tatlo bilang starter at ako ang mapupunta sa bench at tatanggalin, sabi ni Duncan. Ang kakadraft lang na si Duncan noong 1997 at siya ang first pick overall na kung saan nakasabay niya si Jordan bilang last season nito sa Bulls. Patungo sa kanilang ika-anim at huling championship, tinalo ng Bulls ang Spurs ng dalawang beses sa season na yon. Ang huling taon ni Jordan sa Washington Wizards ay nagkasabay sa panahon na nanalo si Duncan ng kanyang pangalawang championship noong 2003. Si Duncan at ang yumaong si Kobe Bryant ay kilalang nagharap sa ilang matitinding laban sa playoffs. Na kapag pinagsama ang kanilang NBA championships ay meron silang 10 titles sa loob ng 16 seasons, nagtagpo ang dalawa ng 6 na beses sa postseason. Gayon din, nagtagpo sina Duncan at LeBron sa tatlong NBA Finals kasama na ang 2013 nang manalo ang Miami Heat sa isang memorable na 7-game series bago bumawi ang Spurs ng sumunod na taon sa pamamagitan ng isang 4-1 series na panalo noong 2014. Pero kayo mga Paps, kung kayo ang tatanungin sa parehong question, sino ang gagawin yung starter, bench at tatanggalin kila Jordan, LeBron at Kobe? Comment nyo naman sa ibaba mga Paps at kung ano pa mga gusto nyo malaman. O siya hanggang dito na lang mga Paps. Salamat sa pakikinig. I love you all.